programang Tinig ng Bayan. Adlaong Martes na kita, 25 sa bulan sa Mayo 2029. Kumusta mga katinig? Hinaal kita nga okay lang ang tanan. Mayo ang sidlak sa adlaw. Kinahanglan kita magbulad sa sidlak sa adlaw. Importante kaayo nga ato ang mag-sandbating kita, no? Kaya tungod daghang kitang makuhang maayong benepisyo sa pagabulad sa adlaw, labi na niining takna mga katinig. Ayaw magbulad kung udo-udo na mga alas 7 pasado kay perte ng sakitas panit, no? Kaya nga naman, grabe ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa probinsya sa Cotabato, mga katinig, 81 ang natala ang bagong kaso. Ha? Kagabi ira na, alas 6, nga gigawas sa COVID-19 tracker sa DOH-12, 81 ang gikan sa probinsya ng sa Cotabato. Sa 81 nga mga bagong kaso, mga katinig, kabalo ba mo, no? Yeah. 81, no? Sa probinsya o niya, sa Kidapawan City, mga katinig, mo ay pinakadaghan. O ang General Santos City nagpailaom na, no, sa gibalik sa GCQ, General Community Quarantine. Sugod kagabi. Sugod karong adlaw, no, base sa gipagawas nga executive order ni Mayor Rivera. Karong adlaw ang Cotabato Provincial Interagency Task Force on COVID-19 gikatakda pod nga magmeeting, no, aron na hisgutan kung unsang ipatuman nga mga quarantine na protocols. Mas maayo mga katinig atong makahinabi karong buntaga si Board Member Philbert Malaluan. Board ng buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Mayong buntag, Sir Loy. What we thought was a nightmare is becoming a bigger nightmare. Abi manggut na ko nga sa 20 ka kaso kada adlaw. Oh. Kay kana na ang first for Cotabato Province, but it seems nga natay isa ka adlaw nga naka 60 plus 70 cases o kagahapon natay 81 cases. So our latest average is around 30 cases per day for the last 7 days already. This is very alarming. Kay kung ibutang nato sa perspektibo, ang kaso nato sa niagi nga semana, kay kaso na nato sa pila ka bulan atong sugod atong pandemya, nasubraan pa gani kumpara sa total nato for the year 2020. So ang ato ang active cases karon ni saka na sa 379, may na lang ang katungaan na naapa sa home isolation kay mild to asymptomatic man lang sila. Nevertheless, we are looking at our hospital capacity. Kay ang ultimo General Santos, mas dako ang hospital capacity sa tua, nagkalisod na because full na ang ilahang mga kama dito except for ICU. So diri sa Cotabato Province, kanang ato ang major consideration kung kaya pa ba sa hospital capacity. Kay kung dili na, most probably, mubalik sa atang GCQ mga pipila ka sumana. Ang Lang District Hospital, sa last interview na ako kay Dr. Rabaya, tulo na lang ang bakante, no? Kay 23 lang yata ang iyang bed capacity o nagdugang pa. This time, kumusang situation? Yes. Kay maurman niya ito ang... Ang Lang District Hospital, sir, kaya man hantot moderate cases. 23 ang accredited sa PhilHealth. But we have extra bed capacity because it's an hospital noon pa, district hospital na yan. I think it's 30 bed capacity. So, nevertheless, sir, kung i-total na to ang ato ang hospital beds karon, ang ato ang Lang District Hospital is already considered full. Na ay mabakante nga tulo, na agya po'y ma-admit, na ay ma-refer, na agani na matay, ana, so na ay mag-recover. Nevertheless, we can say nga this is very unusual because sometimes, sir, na ay nag-duty dira sa Lang Hospital, ang unod man lang ang pasyente, 0 to 1. So karon, sir, we're looking at near to 30 positives palang daan sa Lang Hospital. And even our private hospital, sir, kanang sa Pikit, kanang sa Mitsayap, kanang sa Kidapawan City, na anay naka-admit nga mga positive gihapon. So we are looking at really straining of the bed capacity sa ito ang probinsya. Kana ito major factor nga kinakonsider. So may possibility sundo na ito ang gihimo sa GenSan, GCQ? Pero kining klase nga GCQ, unsa ni siya? Pariha ba katong first GCQ nga gi-implement nato last year?
Yes, sir. Ang ato ang GCQ na posible nga i-implement is heightened yung may heightened restrictions. Okay. However, we are looking at the possibility nga ma-ban itong mga major gatherings, sir. For example, mga religious gatherings na kanunay na lang mareklamo for breaches of protocol. Kaya mga businesses, we are going to look because may national guidelines tayo sa kung anong business lang ang pwede mag-operate under GCQ. So, ato agad na i-consider, sir. Nevertheless, ang ato ang pinaka number one gid na reason po kung anong gi-meet man gid nato ni mga members sa task force. Kay atong i-check ang ato ang mga local interagency task forces. Inapatungan ba nila ang ilahang protocols? Kumusta naman ang kanilang compliance team? Kumusta po ilang mga local task forces? Bakit dumadami ang kaso ng mga citizens sa kanila? Because it still boils down, sir, sa minimum health protocols, mga tao nga wala nagatuman sa mga minimum health standards, kaya nagkakaroon tayo ng maraming positive. Balik pa rin tayo sa basic, sir. Bakit hindi nasusunod itong mga basic na ito? So yun muna ang ating unang i-review. Kung kailangan, kung ma-assess nila nga, tanaw nila murag need na ito i-restrict sa ang movement sa tao just for the next few weeks para ma-stop the transmission, then so be it. Mag-GCQ kita. Anyway, nakikinig naman ang regional task force. Karun pa lang, actually makita na nato no ang trend sa pagsaka sa COVID-19. Kay doon na kita yung mga suspect, mga probable cases nga ginasubaybayan. May possibility ugma or unyang gabi another na po na bagong taas sa sipa sa number nga magpositibo sa COVID, sir. Yes, sir. At guarantee to you naa pa may listahan diri sa mga positive nga wala pa na report because dumaan pa sa verification ng DOH 12 bago i-release. Okay. Naa pa gyud tay positive. So may mas taas pa sa 81 nga gigawas kagabi? I cannot guarantee nga wala positive sa 81, pero sure ko nga naagi yung mga positive kami nga naa sa listahan nga wala pa na report sa DOH. Aha. So unsa oras sa meeting today, sir? The meeting will be 9 a.m., sir. Aha. Then most probably by noon time na atay decision regarding this matter. We will update the people immediately. Aha, aha. Okay, sige sir, pwede open sa media ang meeting para ma-cover na to? Yes, sir. The media is invited sa atong urgent meeting dito. Okay. Sa Lubimin, sir. Lubimin. Yes, sir. Sir, minsahay ka sa mga katawhan? Yes, sir. Ang ako ang maingon sa katawhan, we live in fear na hadlok ang mga katawhan karon because na high threat nga mag-lockdown kita. Mm-hmm. Well, ito na yung ating kinatatakutan dahil kung talagang mayroong mga tao na hindi sumusunod sa minimum health standards, sa general guidelines nga dili magsigig agawa sa balay kung lagaw lang ang tuyo, kinigihapon at reasons kung bakit nagkaroon tayo ng new positive sa ato ang probinsya. Nevertheless, nagapasalamat ko sa ato ang frontliners kay paspas sila makadetect o makatest at maka-isolate o contact trace ni ining mga tauhana. Pero this is still bad news na kailangan harapin ng Cotabato Province. Tanggap natin kung ano po ang magiging status ng ating this morning. We will be updated. Ah, sige sir. Ihabulan na ako sir, no, kay base magresulta og panic buying ba sa katawhan ang lockdown nga posibleng ipatuman. Unsay mga pwedeng himo nato? Yes sir. Okay, reminder sa katawhan, base nakalimot na mo, maski ECQ, abri gihapon ang mga drugstore, mga pharmacy o mga convenience store o grocery. Never na to ginapasarado ang ato ang supply chain of basic supplies. So, Sir, salamat kayo sa higayon og mayong buntag. Thank you so much po. Yes, welcome po, sir. Apo. Si Cotabato IATF spokesperson, Incident Commander Board Member Pelbert Malaluan, mga katinig. Base magpanic buying noon itong mga kaigsuna, no, kay tungod na may possibility manggod nga anytime today, dunay desisyong ipagawas ang ato ang Cotabato IATF. Kay ang Jensen, effective today mga katinig hangtod, taas-taas ba? June 30, ang ilahang pagpailaw sa lockdown, no? Kaya tungod na nisipa ang kaso sa COVID-19 na dito sa ilahang lugar. Dili lang ka na mga katinig, grabe good. Kung ginatanaw na ko ning datos, no, nga gipagawa sa regional COVID-19 na tracker sa Department of Health 12, sa kinatibukan, ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Region 12, Sok Sargent Region, 1,948 mga katinig, no? Ang confirmed cases, 10,430.
ang aktibong kaso sa 1,948, 379 gikan diri sa probinsya sa Cotabato. 379. Kaniadto ka ng 379, tibuok region na karon sa tibuok probinsya lang kana. Sa Gensan, 560 ang aktibong kaso, ing ana kadaghan. Unya, pero kung imong tanaon, Gensan lang na. Ang mas daghan ang South Cotabato kay 596, no? So, pangtulo kita sa dunay pinakadaghan nga aktibong kaso sa COVID. Ang ika-upat ni ini ang Sarangani nga nay 277, unya ang Sultan Kudarat nay 136. So, kining mga figure kung imong tanaon mga katinig mag-qualify na, no, dito sa ginalantaw sa National IETF nga ipailawom sa General Community Quarantine. Once na gipailawom kita sa GCQ, unsay mahitabo? Mao ni ginabalan silang karon, no, sa ato ang Cotabato IETF kung susama ba last year nga GCQ o dili, kay gano ginabalanse ang ekonomiya og ang epekto sa virus o ra nga unsa tawag nini ang epekto sa katawhan, no. Kay kung ibalik kita sa GCQ susama ni adtong nga nilabay nga tuig, oy aduna pa bay ayudang ikahatag ang gobyerno, no, sa katawhan? Ha, unsang klaseng ayuda ang ihatag sa gobyerno? Kay grabe man ang atong nasinati kaniadto nga wa pagani nakasood sa probinsya, naglisod ng katawhan, karon nga nakasood na balay-balay na, oh, nana sa mga tagbalay nagatakod-takod kining virus, murag mas lisod in taon kung imong pagatan-aon mga katinig, no. So mo na ginabalanse karon ang katong mga essentials, unsa to, pharmacy, grocery stores, o kanang mga panginahanglan na to, no? Mala sila'y posibleng ginalantaw kung apil ba sa masirado o dili. O usa pa kabutang ginalantaw ang pagpatuman sa New Movement Sunday. Sa Cotabato, dugay nang gi-implement. Sa Gensan, gibalik na kana. Sa Pikit, first time na itong Domingo. Two Sundays ang New Movement Sunday dito ipatuman kay para makontrol po ng pagsaka sa IHF. So may possibility nga kinipod ay ipatuman mga katinig. Depende ka na sa maisgutan unya sa ipagawas nga desisyon sa Cotabato IETF. So ato ka ng atangan, no? Pastilan in taon. Kaya nga no, daghan manggod ang dili mo tuman. Dili mo tuman sa mga minimum health standard. Ang simple lang pagsulob sa face mask, no? Sa labi na moadto ka sa mga daghang tao. Mamali pinaka-importante mga katinig, kung nag-inusara ka, di na kinahanglan siguro magsulob kag face mask. Kay wa may laing mutakod sa imuha, pero pagbantay sa imong mga ginahawiran kay basin, na nitapot ang virus dito nya imong nahawiran, nitrapo ka sa imong naong sa imong baba. So dito moagi ang virus, no? Pero kanang moadto ka sa mga lugar nga wa ka nasayod, maga na ingon nila dapat daw ikonsidera nimo masking miyembro sa iyong pamilya, suspect ka na sa COVID kay dili mo gud makita ang COVID, no. Mo nang kinahanglan amping gud kanunay, no. Ikaw nasayod ka kung asa ka ni adto unsa imong giadtuan. Oo. Remember nga kung kinsa man ang naigo sa COVID, dili man ang gobyerno ang mag-antos kung dili ikaw o ang miyembro sa pamilya. So busa amping gud kanunay mga katinig kini, oh, gwapo kang sidlak sa adlaw. Mas maayo bulad mo sa adlaw, no? Mag-sunbathing kay para mukusog ng immune system kay maor nay makabato ka ni anang virus mga katinig. Libre ka na nga hinatag sa kahitasaan. Alas 6:18 ang atong oras. Makatabang po ng mga food supplement kay hinimo sa Yaki Herbal Laboratory mga katinig kini. Klaro kayo Yaki Herbal Capsule, daghanaga nakasulay ni ini nga makapaligon sa atong pangdepensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
Sa kaba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic, nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3 o probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas o makapasinaw sa panit. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas, mapalit sa mga butika. Mga kahayupan, mas ganado sa produktong sigurado. MMV Stream New, muabag sa asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pagkana o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium, maayong magpatubo. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release og mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kidapawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kidapawan na makit-an sa Jobber Berlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kidapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym beside J&T Express. Odron Uniform Center Kidapawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani.
Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:24 mga katinig ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Padayan kita na itong programang Tinig ng Bayan. Ang city government sa Kinapawan, no, nanawagan sa tuang mga katauhan nga kung mahimo, no, kung mahimo, mag-cooperate ang ato ang katauhan. Hilabi na sa pagtuman diri sa mga health protocols, no? Unsa ba ning health protocols ni? Sakit na kayo sa dunggan, balik-balik na lang, no? Kabaw naman sa ibuhaton, sa iabot pa sabot niya lang health protocols na, no? Kaya tungod taas lagi ang kaso sa gipagawas nga mensahe ni City Mayor Joseph Evangelista, nanawagan kini sa katawhan nga likay usa, no, sa mga mass gathering sama sa Tsibugan, Lamay o bisan mga okasyon nga daghang mga tawo. Ang nagakahitabo karon na family transmission na o mismo miyembros pamilya na nga may COVID virus ang nagapanakod sa sulod mismo sa ilahang mga panimalay. Hinungdan pila na, no, ka mga panimalay ang gipailawom sa focus sa containment. 83% capacity na ang tanang mga isolation quarantine facilities diri sa sudad. 83. So pila na nahabilin mga katinig? Doon na nalay 17, no? Nga nahabilin nga available. Unya kay ni Saka pa na kagabi, eh. Subot pa subot ni ana ni Saka pa, no? Ang bahad sa city government kung ibalik gani ang masugot nga pagpatuman sa mga health protocols. Kung ipailawom kita sa enhanced community quarantine o general community quarantine, ka kinahanglan na pod nga kung mugawas magdala og mga quarantine pass, no, pahugot sa pagbantay sa mga checkpoint, paglimita sa public transportation o limited capacity sa mga essential establishment, no? So, mao na siya mga katinig. Gani, sugod kagahapong adlawa, ang Land Bank of the Philippines Kidapawan branch, no? Gisarado hangtod sa June 5. Kinitungod nagpositibo ang duha ka teller niini. Hinungdan, gi-isolate ang tanang mga empleyado. Kay siyempre, naman sa kulong area. Ang virus, basta inga na nga lugar gani mga katinig, dali kayo mo takod-takod. So, gi-quarantine ang tanang mga empleyado. So, anyway, abri pa naman daw, no? Sumala pa ni Manager Eva Sumiko nga abli man ang Amas o ang Kabakan branch dito sa ipahigayon ng mga transaksyon sa Land Bank mga katinig. Sos na lang itaon, pastilan. Hay, kung ibalik ang GCQ o ECQ, makulong na po sa tuang mga kaugalingong lugar, no? Lisod kayo. Lisod kayo balikan mga katinig mo. Ang pinaka-importante yun nga, tumano na lang nato. Simple lang muna, di ba? Sulob tag face mask, like isa sa mga gathering-gathering. Importante yun po ang physical distancing, no? Especially kung maadtukag mga merkado publiko, maadtukag mga mall, mga katinig, grocery stores, amping yun kanunay, no? Maor man yung pinakabugtong pamaagi kay bisan pag nabakunahan ka na o COVID-19 na vaccine, di pa mangyapon na sigurado nga di ka mataptan. Ang sigurado lang diha, malayo ka sa peligro nga mamatay ka tungod sa COVID o mo grabe mo ang sitwasyon, pero mataptan sa gihapon ka, no? Alas 6:28 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang sa Picas Bayan na doon ay gilutang kagahapon diha sa may parte sa Barangay Manungol kung diin ang biktima nga nailang si Roy Acompanyado Canonego, 46 anyos mga katinig, mulupyo sa naasing lugar, gilutang sa wa pa may ilang suspect alas 2 pasado kahapon sa hapon samtang nagahimo kani og tricycle, ha? Tricycle bodybuilder din nga naasoy nga biktima, no?
tulo ka buto ang ginadungog sa mga residente. O niya human ni sibat na ito nga suspitsado sa kaisa motorsiklo gidala pa sa balay tambalanan ng biktima apan gideklara kining dead on arrival. So sumala kaganiya kang City Chief of Police Lieutenant Colonel Ramil Huhilya padayon pang ilahang pagtuki o investigasyon sa naasoy nga insidente para matino kung unsay motibo sa pagpamusil sa naasoy nga biktima o kinsa kining responsable sa pagpanglutang. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:29 oras. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang ihang pagpatumar sa Kiliaki Vitamin sa ihang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins. Niya nga haplas po na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon, nabustos na ang taon. Yan ang Kiliaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo yun na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swank sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Caplet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi yan, nag-a-affair sa gadaan. Paroy, lanaw. Kung sa may muhang na-experience sa paggamit ni mo sa Panamox? Eh? Ako na-experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din, wala ming kaon. Pagpatumaro ka ng buntag, maghahapon yung kaon din siya. Hindi patumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya, gupag yung naunga to. Burot na. Burot ang naunga to. Sayang ito lagi. Daghan tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, guys. Parehas ako sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox. Antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Kaang Yaki Oil Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:33 na mga katinig ang atong oras. Patayin kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Patayin nga ginauhag karon no ang mga katauhan nga magpalista na para mabakunahan. Ang mga teacher ginauhag na usab nga magpalista na usab no. Na magpabakuna kay maura ni usa sa mga pamaagi no para makabot katong herd immunity aron na mapungga na ang pagkuyanap sa COVID-19 ug masinati nato ang pareha sa ubang lugar susama to sa Israel, sa Vietnam no maayo sila dito kay ubos ng kaso sa COVID.
Mga plano karon sa itong gobyerno, for example, sa National Capital Region, mga katinig, kay dito mangyod, no, ang taas nga COVID-19 cases, sumala pa ibuhos, ibuubo dito ang paghimo o pagbakuna sa mga katauhan. Diri sa Kidapawan, gihimo sa city government ang pagbakuna sa mga lugar nga high risk, especially sa poblasyon o barangay Sudapin. Ang problema lang kay bisan pa daghan na ang nabakunahan ng mga nasa A1, A2, daghan pagyapon ang mahadlok, nagdumili nga magpabakuna tungod kay doon na pagyapon sa ilang hunahuna ang kabalaka nga masinati itong nasa uban, no? Pero sa gihimong survey, mga katinig, kay doon na po ipagawas nga pamahayag si Presidente Duterte nga dili dapat maging choosy daghan na mamili o kining gusto nga bakuna nga ilang iturok sa ilaha, no? Dapat ang kung say available maoray gamiton kay pareho ra ni silang tanan pangbatok sa COVID. Pero sa gihimong survey sa SWS, 63% sa mga Pinoy ang gusto nga bakuna gikan sa US. Mo na gani ang ingon nga dili na lang isulti kung unsang brand ang bakunang gamiton. Importante maturukan, pero rights mampod, mga katinig, sa usa ka individual nga babalaan niya kung unsang bakunang ihatag kaniya. Pwede bang himuon siguro dito na lang isulti mo aning bakunang ihatag sa imuha, no? Nga na siguro para di nakatras, pero ambot ba po unsa ba kay kinahanglang respetuhon gyud ang respetuhon ang katungod sa usa ka individual kay kunyag maunsi man tibo sa iya kinsa iyang mahayan, di ba? Si Professor Ramon Bilino Jr. na sa atong communication. Prof, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan. Yes, magandang umaga, magandang bagay din sa lahat ng mga nakikinig. Ano ho, nakikita ho nyo rito sa mga development ho ngayon na dapat ay ibuhos yung bakuna sa mga high-risk area para makontrol ang paglaganap doon? Yeah. Actually, okay naman yung ganung suggestion ngayon. Problema lang natin ngayon kasi medyo nagbabago na naman yung ihip ng hangin. Oh. Medyo dito naman sa south, mataas ang kaso eh. As compared ngayon sa Metro Manila, Metro Manila bumaba na ng 25%, no? Halos everyday, no? Na bumababa sila, no? Tapos dito naman sa atin ang tumataas, no? So yan yung medyo nakikita nating problematic, no? Kasi hindi talaga natin makita talaga kung saan. And medyo ang problema kasi sa kung magko-concentrate tayo sa vaccination sa isang lugar, ibig sabihin, no, for the whole month, yun lang yung concentration natin kasi nga after 21 or 28 days, kailangan yung second dose para hindi masayang yung bakuna. So yun yung kailangan pag-aralan ng gobyerno yon kasi nga kung ibubuhusan naman sa Metro Manila pero bumaba na after ilang weeks ang Metro Manila at ito tumaas naman, like for example dito sa Cebu at sa Davao, magiging problematic yun, no? Kasi wala na tayong pwedeng ibuhos pa sa Cebu at sa Davao. So yun. Pangalawa is that tama talaga, no? Hindi pwede na isekreto yung kung anong vaccine, no? ang dapat na iturok. Kasi nga may mga tao talaga, no, na may pang-agam-agam pa rin, no? ang panawagan pa rin nga natin na ganun pa rin, no? Na matinding education, information in dissemination, no? Education, no? And in fact, parang doon na, doon papasok na yun si President Digong tsaka si Vice President Lenny, na ngayon nung pinag-usapan nila na isang joint infomercial. Kasi sabi ko nga, no, na talagang kailangan lang talaga maintindihan. Pero sa ngayon, no, nakikita ko trend. Kasi dito sa Davao, marami-rami na rin yung nababakunahan mga senior citizen at wala naman silang nararamdamang kakaiba. And ito kinikwento nila, no, by word of mouth, no, kinikwento na nila sa kanilang mga kakilala din senior citizen. Uh-huh. And I think that's the reason why medyo mataas ngayon dito, no, kahapon nakita natin yung pila sa SM Davao, no. Hindi pa nagbubukas yung mall, no. More than 500 na senior citizens na yung nakapila doon. Na. So siguro by word of mouth din pwede na siya, pero sabi ko nga, no, doon pa rin sa mga lugar na medyo mabagal pa rin yung yung vaccination program nila. Siguro matinding information dissemination pa ang kailangan natin, no, para lang mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan. Yun ang isa sa mga dapat din tularan sa ibang lugar, no? Hikayatin yung mga nabakunahan na ng mga senior citizen na sabihin nila kung ano yung kanilang nararamdaman, kagaya ba ng ginagawa ng mga
herbal products na pag-advertise, di ba? May mga nagpapatunay kung anong epekto sa kanila ng itinurok na bakuna. Mas madali siguro sa gano'n na gagawin natin, no? Na pagpapaunawa sa taong bayan. Pero dito naman na prof sa brand, ano, hindi pa rin nawawala kasi sa pinakahuling survey 63% ang gusto ng mga Pinoy ay mula sa US. Pero yun nga ang problema, kapos tayo ng supply na galing sa US. At pangalawa, ang isa pang nakikita natin na suliranin ngayon, kagaya ng sa Jensen at dito sa probinsya ng Cotabato, punuan na rin ang mga ospital. So ito'y malaking isang problema kung magpapatuloy yung pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa COVID. Yeah, actually yung ang ano kasi sa US kasi medyo very active sila sa information dissemination, no? Kaya ang naririnig ng mga ano eh, saka ano rin, no? Yung nanay ko kasi senior citizen at marami siyang kilala sa US, no? Lagi nagpapadala sa kanya ng mga ano, no? Tamay sa yung mga testimonials na yun na nga, no? Since Pfizer yung ginamit sa US. Siya rin nga, no? Nung una parang ayaw niya magpabakuna, gusto niya talaga Pfizer. Sabi ko naman na, you know, kailangan lang natin silang educate na pare-pareho lang naman yan, no? Yun lang, no? Sa efficacy, no? May iba-ibang ano, may iba-ibang kataasan, pero in terms of ano, in terms ang importante doon, no? In terms of preventing death, pare-pareho lang sila, no? 100% na it will prevent death. So nagpabakuna na rin, at yung maganda ngayon is that very active sila, kasi active na senior citizen yung nanay ko, very active sila, na nagpo-post sila sa kanilang mga ano, sa kanilang mga messenger. So yung mga friends nila na sa group chat nila, so nagpo-posting sila, so maganda yun. Yun na nga, no? Medyo naunahan tayo ng USA kasi matindi nga yung kanilang information dissemination. And wala tayong ganung medyo naririnig, no? Like for example, sa Sinovac, wala tayong naririnig na information dissemination coming from China. Puro gobyerno lang natin, no? So yun din yung isang problema, no? Kaya sabi ko nga, no? Isang matinding information dissemination lang, no? Ipaintindi sa kanila na oo, iba-iba yung ano, no? Iba-iba yung effectivity rate nila, no? In terms of siguro, no, mararamdaman mo sa COVID, pero yung ayun lang talaga yung objective lang talaga natin is to prevent death. Correct. Kasi nga yung ano kasi yung COVID, no, ang sabi nila parang trangkaso, kung malakas yung resistensya mo parang trangkaso lang, so dadaan lang sa yun. So yun lang talagang kailangan natin, na hindi mamatay yung ating mga kababayan, no? And I think that's the most important, no? Kasi kung normal naman sa ating nagkakatrangkaso, siguro hindi normal yung namamatay, no? Correct. Kaya sabi nga natin, dapat yun yung ano, no, dun yung focus ng ating gobyerno sa information dissemination. And I am hoping na sana pinag-iisipan pa na ni President Digong tsaka ni President ni Vice President Lenny yung ano, no, yung kanilang infomercial. Kasi sa ngayon talaga, no, we're expecting a lot before the end of May yata, no, meron pang darating na mas maraming vaccine. At pagpasok ng June, sunod-sunod na yata yung pagpasok ng vaccine. And masasayang lahat ito, no, kung hindi magpapabukuna yung ating mga kababayan. Kaya nga tawag dito, ang may mga maling impresyon din at mga sinasabi yung ibang mga tinamaan ng COVID, eh. Sabi, ay kaya lang naman pala ang COVID, so okay lang yan. Kaya doon sa mga malakas ang immune system at resistensya. Pero doon sa mga mayroong comorbidity, may mga diabetes, may mga sakit sa puso, may mga sakit sa tawag diyan, may mga pneumonia, yun ang delikado talaga. Yeah, yun yung sabi natin, no, kasi marami pa rin hindi naniniwala, eh. Dahil bakong kung COVID yan, no? Especially itong mga public utility drivers. Kasi kung sabi ko may COVID talaga, dapat matagal na kami tinamaan kasi ilang tao ang nakasalamuha namin everyday. No? Pero sabi nga namin, maswerte ka at malakas ang resistance mo, hindi mo nararamdaman. Paano kung sa iyong pamamahay, meron kayong senior citizen o meron kayong bata na may comorbidities? So problema 'yon. Kaya 'yun na nga, no, sabi ko nga, no, matinding information dissemination ang talaga kailangan, no. Sa Vietnam kasi wala silang problema kasi talagang matinding information dissemination nila. And in fact, no, pagpasok kasi may pasok na sila, may kilala kasi akong teacher sa Vietnam, may pasok na sila. Doon mismo, no, tinitrain sa mga bata kung ano yung gagawin, no, in case na may mag
mag-positive at ano yung mga dapat na gagawin para maiwasan ang COVID. Mm. Ano masasabi nyo doon sa pahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia na ayaw niya nang ibalik sa ECQ o GCQ ang kanyang lugar dahil ayaw niya na magkaroon ng lockdown? Kasi sabi niya, nag-lockdown na tayo noon, kundi pa ang COVID, hindi man din nasawata ang COVID. Yeah, I mean, medyo problematic yun, no? Kasi nag-lockdown sila noon dahil sobrang taas ng kanilang infection rate. Tapos after anong nag-lockdown sila, medyo bumaba, no? At na-control. Yun lang naman yung ng lockdown, eh. Hindi naman talaga lang siya mape-prevent, no? Kasi nandito na talaga sa atin yung, kaya nga tawag natin ngayon, new normal. Kasi nandito na talaga yung virus. Yung ano lang natin, yung ating inaasahan lang is hindi ma-overwhelm yung ating healthcare facilities. Yung mapuno yung ating mga ospital na tulad ng nangyari sa India at hindi na kakayanin ng ating mga kababayan. Yun lang naman talaga yung napakalaking problema natin. Other than that, wala naman tayong problema, no? Kasi nga sabi nga natin, kumalakas talaga ang resistensya mo, para kang ano, no, tinang kaso lang. Pero yun, no, yung mga ganung pahayag coming from a high ano, no, government official, medyo nakakabahala yun, no? Kasi correct, ibig sabihin, talagang wala na silang programa, no? Kung paano, no? At parang hopeless, hopeless na o talagang ayaw maniwala. Yeah, o hindi niya naintindihan kung hindi niya tintingnan yung science nitong COVID-19. Pero doktor din yata yan si ano, di ba? Si Gwen? Garcia doctor din. Yes, so, kasi sila yung nagani, sila yung nag-promote ng tuob eh. Tuob lang daw, okay na daw. So sabi nga natin, very problematic na. Kaya nga ganun din yung nangyayari sa Cebu eh. Medyo fluctuating din yung kanilang infection kasi having leaders like that, no, na kung yung leader nila mismo, no, hindi naniniwala sa science, how much more yung mga tao, so most probably, no, magpa-fluctuate na naman yung kanilang yung kanilang infection rate. Kaya nga nakakalungkot. Prof, maraming salamat po sa panahon. Thank you so much po. Okay, maraming salamat. More power. God bless. Stay safe po tayo lahat. God bless po. Mga katinig, si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo ni Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Update dito sa Jensen, kung din kipailawam na sila sa general community quarantine, mga katinig, 29, no? Kamang checkpoint ang gi-plastar, no? Sa ginainlaing sakop sa tibuok sudad. Kung din, mga katinig, mismo nga si City Chief of Police, Colonel Gilberto Tuson, ang maoy nanguna sa pagplaster sa mga clustered checkpoints, no? Kaabag ang City Mobile Company sa ginanlaing mga lugar kini para bantayan ang mga lugar nga gipailawom o kini nga hugot nga bantayan ilawom dito sa Executive Order number 25. Og tungod niini, mga katinig, syempre unsay mahitabo ang mga katawhan, unsay may tabo sila bisan pag doon na sila ay kwarta, unsay mapalit, no? So ang gihimo nini, mga katinig, giandam na usab ang mga ayuda nga posibleng ihatag sa maapektuhan sa pagpatuman sa GCQ sud sa kapin o sa kabulan. Sumala pa ni City Administrator Attorney Arnel Zapatos ni adtong nilabayng adlaw pa, gimando na sila ni Mayor Nel Rivera nga maghimo og inventaryo sa supply og pondo alang sa pag-apod-apod sa mga hinabang ngadto sa mga apektadong mga pamilya. Og tungod pod sa EO number 25, mga katinig, ha, katong mga violators, mga violators nga di mutuman, no? Naga-violate dito sa protocols. Especially mga minor, 12 oras ikulong, ipreso, mga katinig, ilawom dito sa flagrante delicto, nga magsuroy-suroy ka diha, wa ka nagsulob og face mask, face shield, karon kinana sa GCQ, dakpon ka og ipreso ka, 12 oras, mga katinig. Unya, katong mga tricycle pod nga naa sa gawas, nga nambiyahe, sugod karong adlaw, di na pod kasuod sa sudad, sa sentro, sa Jensen. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang wata masayod ang mga travelers, no, mga essentials, unsay posibleng mahitabo. Oo, taas ka itong pila baka pages, no, na-post sa ato ang joyfm.tv, mga katinig,
kining naasoy nga executive order. So gusto mo mulantaw sa executive order nga gipagawa sa dyan sa naasa joyfm.tv. Inyo nga makita dito, pwede ninyong i-share ka na, no? Kay para masayod po ng uban, especially sa mga nagabiyahe. Unom ka pages, no? Pito. Pito ka pages ang naasoy nga kamanduan. Og diba itong ihapon o klaro para di ko masayop. Okay. Walo ka pages. Ang naasoy nga executive order, mga katinig, executive order number 25, nga kung diin na hugot ng gipatuman karon sa Jensen. Alas 6:49 na ang atong oras. Sinig ng bayan. Sinig ng bayan. Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:51, mga katinig, ang atong oras. Palayan kita na itong programang Tinig ng Bayan. Na feel ba ninyo katong tayog kaganiha? Diris kidapawan, murag hinera kayo, no? O unura ang ato ang nasinati. Pero kining naasoy nga tayog, mga katinig, nga natala sa P-Box kaganiha, nasa magnitude 4.5, no, kung wa ko masayop. Mas maya itong siren, nasa linya sa itong komunikasyon itong makauban si Engineer Renier Emil Bahar, ang itong volcanologist sa P-Box Cotabato. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po. Yes, maying buntag, Loy. Maying buntag sa mga taga-Panginaw, Loy. Maying buntag, sir. Kining, kumusta? Unsang natala? Unsa ba kakusog kaninga natala nga pagtayog kaganihang kadlawon? Yes, pagtayog na itala at exactly 3:46 kaninang buntag, Loy. Oh. Ang magnitude 4.6. Medyo nabawin siya, 36 kilometers na ang talalumon. Huwag ang atong epicenter, Loy, is 11 kilometers south, 22 degrees, is Batin, Sarmani. Mm-hmm. Kung diin, nakatala o intensity 4, ang reported intensity sa General Santos City, Kapakan, sa Cotabato, o na-instrumental intensity nga kung sa General Santos City, sa Kiamba, Sarmani, intensity 2 sa Coronadar City, sa Cotabato, instrumental intensity 1 sa Kidapawan City. So, possible na siya nga wala nang mapilit dyan sa Kidapawan City tungod kay ang intensity 1 sa instrumentalist. Hintay naman kay na siya, pwede na siya dili mapilit dyan sa Kidapawan tungod kay ang Kidapawan is maayo man ang yuta nga atong nabutangan. I mean, stone man ang
base sa ano sa Kinapawan. So posible nga wala na din siyang feel. Oo, at least pero kining unsaan ni siya ang pagtayog ni ini, may connection dito sa mga naunang paglihok o nasa sariling iyahang sa tawag ni ini, kining iyahang fault line. Possible nga lahi ni siya kay katong mga nauna nga mga paglihok katong mga niaging adlaw atong Sabado atong Domingo kung diin na ay magnitude 5.2 o magnitude 5.6 diri sa eastern side, eastern part sa Philippines, tayo na kaayo. Actually ang atong mga gibasihan ato is ang Don Marcelino. Tayo na kaayo tag 186 kilometers away o nya na kay mga lalumpod 100 plus kilometers ang kalalum. So katong mga pagtayog dito to sa Philippine Trains nato na itabo kung diin sa ubos na kaayo. Pero kining kaadlawon bag-o ni siya. In fact, naman po'y nahitabo nga linog sa Kidapawan City, ganyang kaadlawon gihapon at 3:34 in the morning. Kung diin ang magnitude is 2.3, mabaw na kainin, 4 kilometers lang. So, at exactly 3:34 in the morning ganiya. So, ang location ani is 9 kilometers south, 69 degrees east of Kidapawan City. Unsang kuha na siya, ang paglihok na ni, related dito sa last 2019 nga linog, o way kalambigitan kini? Yes, kining 3:34 in the morning na Kidapawan quake, related ni siya din tuloy. Kauban ni siya itong mga fault nga mga nanglihok. Kabalong magitag yun nga kanang mga fault nga nanglihok niya is na wala pa na stable. So, normal na siya nga na yung mga paglihok. O isa pa na po yung mga fault pod nga wala pa kayo kalihok. So, normal gihapon nga makasinati gihapon taong mga paglihok. 2.3, magnitude 2.3, no? Then yeah. 4 kilometers ang kamabaw ni ini. May yes, lang kay hinahinay gamay. Yes, to. Yes, to. Alas 3:34 na sinati ka ganina. May na lang kay sa ibabaw wala yung mga paglihok ang itabo. Dito sa Jensen atong gikabalakan kay intensity 4 dito niya, gi-lockdown pa gud sila. Mao noy, lockdown pa gud sila. Anyway, sir, salamat din kayo no sa mga impormasyon nga gihatag nimo ni atong programa. Thank you so much po. Yes, Loy. Salamat po dog maing buntag sa imong tagapaminaw. Maing buntag. Mga katinig ninyo nga nabati si Engineer Renier Ramil Bahar ang atoang volcanologist sa PIBOK sa Cotabato. Bayan. So wakta na sayod no. Kaganiha day alas 3:34 sa kadlawon adunay nahitabo nga tayog magnitude 2.3 o gang kalaw mo ni ini nara sa 4 kilometers diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Pero kini siya way kalabot dito sa nahitabong tayog kaganihang alas 3:46. Tayo pa asabay na una. Nauna ang Kidapawan bago ang magnitude 4.6 nga tayog sa may maasim sa Rangani no nga nagpahadlok sa mga katawhan diha sa may Jansen kay intensity 4 ilang nasinati sa Tampakan sa South Cotabato. So mo na nga mga lugar ang medyo kusog yun ang ilang na feel no nga pag tayog. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Lockdown na gi tayog pa pastilan in taon. Alas 6:57 na ang atong oras mga katinig. Hey, maayo pa si Kwen. Nakatulog na kayo. Apay na kung bay na. Di man gani makausa. Naon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Akira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din sa Akira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kaduleng igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Akira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise
Paradise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:59 na nga itong oras, no? Atong humano na itong programa sa positibo mga paglantaw sa kinabuhi aron di ta ma-stress kanunay kay lisod na. Kining stress mo ay number one nga makapahinay sa immune system. Ato ang pang depensa. By the way, adunay maayong balita kay usa ka taga probinsya sa Cotabato, taga makilala mga katinig ang nisud, no? Alang ngadto sa ginatanga nga Miss Earth Philippines. Si Miss Lu Arabella Rago, 20 anyos nga taga barangay Bulacanon, makilala Cotabato, ang nakasunod dito sa gipilian nga 81 ka mga kandidata, no? Alang nga to sa final nga 68 candidates alang sa Miss Earth Philippines sa karong tuiga mga katinig. Katakda sa sunod bulan karong Hunyo ang pre-pageant og sa July pod ang ilang grand finals, no? Sa ato ang suportahan kining ato ang taga probinsya nga taga makilala si Lu Rago nga usa ka second year psychology student mga katinig sa University of Mindanao aron na ipresenta, no, ang taga ang North Cotabato alang sa ginatanga nga Miss Earth Philippines mga katinig. Wala kita igong oras. Dagangkang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Sunod na atong alas 7 balita. Maing buntag kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito ang Joy FM. Joy FM.